Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nelson ay dinala ng dalawang lalaki at ito ay napag-alaman na siya ay si Tyler. At sa kay Beatrice pala yung mga customer guys. At ito na nga guys na na-save ni Beatrice si Tyler at si Nelson at bumalik na doon kay Mia at alalang-alala siya. Pero ito ay nag-switch on na naman yung sakit niyang DID. So, andoon siya kay sumama ni Beatrice. So, ito na nga guys, kinaumagahan na yung kuya niya at si Mia ay pumunta sila sa police station kasi nireport nila na nawala yung asawa niya ay nawala at sabi naman ang police doon na may ebidensya ka ba na kasal kayo? At oo sir, kasal kami at yung babae na yun ay kabit yun. At alam mo naman sir na may sakit yung asawa ko, meron siyang DID at yun pinagsamantalahan sa babae. At pwede kayong magpunta ng attorney para masaksihan na talagang ikaw ang asawa. Ikaw naman sir, ang hirap naman yan. So, si Lucas guys ay pumunta doon sa kay Mia at sabi ni Lucas na pinapunta ako dito ni doktora kasi pina-check kung nandito na ba si Nelson pero wala pa siya. So, tumawag si Mia kay Lani at humingi siya ng address kung saan nakatira si Beatrice. Pero sinabi niya na, sorry Mia ha, kasi nandoon kasi ang asawa ko si Nelson. At sagot naman ni Lani, ha? Oo, kasi bumalik yung DID niya. So, binigyan sila. At doon na nga guys sa apartment ni Mia. At pagpasok nila ni Lucas, sinabi sa security na may appointment ba daw sila. Oo sir, so binigay ang pangalan ni Beatrice kung andoon nakatira pero wala daw. At siguro kinontak na yung security para hindi sabihin. At saka umupo sila doon sa may lobby. At ang tagal yung lalaki na bumalik. Tumakbo na ito si Mia guys, papunta doon sa hallway at inaabangan nila doon sa elevator kasi doon sila ni Mia at saka ni Tyler. At nagsisigaw itong lalaki na ma'am bawal dyan, so wala siyang magagawa at si Tyler at saka si Beatrice nagdali-dali pala silang aalis at nagdala na sila ng mga malita. At sinabi naman ni Beatrice na na-stress daw siya at baka maabutan daw sila ni Mia. At sabi naman ni Tyler na, babe, huwag kang mag-alala kasi makaalis na tayo. At papunta pala sila guys ng Europe, magbakasyon sila doon. At paglabas nila sa elevator, guys, dumaan sa main door. At itong si Mia at si Lucas ay hinintay nila yung elevator na mag-open pero iba pala yun ang nakita nila. So doon na guys, ang kuya ni Mia na datnan sila paglabas nila sa pinto. At ito ay binigyan siya ng isang jab at nagsuntukan na doon guys at sabi niya na, oh Nelson, ikaw pala yan. At
ang hindi ako si Nelson, si Tyler ako. At ang dami nilang mga sinasabi, guys, at si Beatrice ay salita ng salita. At sinabi niya na huwag kang aalis. At yun palang friend ni Mia, guys, at may kasama siyang isang friend, mga police, guys. So itong si Mia at si Lucas na datna na nila doon si Beatrice at si Tyler na nagkagulo na ang kuya niya. At yun, guys, sinuntok ni Tyler ang kuya niya at natumba ito at tinulungan ni Mia. At sabi niya na, sige, papatayin ko kayo kasi may may pistola siya, guys. So, yun na, sabi niya na, Nelson, huwag kang aalis kasi ako ang asawa mo. At hindi talaga si Tyler naniniwala, guys, at talagang galit na galit siya. So, yun na, guys, dumating na sila ni yung patrol car at pagbaba sa friend ni Mia at saka yung lalaki at bumaba na din yung mga pulis at tinutukan na sila ng baril si Beatrice at si Tyler at sinabi nila na surrender na kayo. So, hands up na sila, guys, kasi naabutan sila ng mga pulis. So, hanggang dito na lang ako, guys, at abangan natin ang susunod na episode bukas. At sa hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the notification bell para maka-update kayo sa mga video ko. Thank you for watching, guys. Bye!